Hello, good day. As usual, andito naman tayo sa aking munting kitchen. Malamig, autumn na, kaya nakabuhay ulit ako. Kahit sa kusina, malamig. Ang luto natin ngayon ay beef stew. Maganda, tama-tama sa taglamig. Pwede rin kahit sa mga tropical weather. Umpisa natin guys, para di na tumagal to. Okay? O, ito na guys, umpisahin natin. May ito yung ating kawali. Lagyan natin siya ng olive oil. Kahit mga 2 tablespoon. Tapos yung ating beef cheek. Kalahating kilo. Kahit hindi beef cheek, pwedeng chuck, skirt, silver side, brisket, oxtail. Pwede. Pwede yan. Tapos, yung ating flour para ipapalipot natin sa ano, sa pabulutan natin ng flour yung beef mamaya. Dalawang onion, medium onion, pwedeng mince, pwedeng dice. Isang carrots, pag gusto nyo dagdagan ng carrots, pwede rin. Dice din. Isang stick ng celery. Inutol-putol ko na. 3 cloves of garlic. 1 cup of diced tomatoes in can. 1 tablespoon of paprika. Salt and pepper. 3 bay leaf. Ang kinuha kong bay leaf yung sa garden ko, yung fresh. Pwede rin dry. Parsley. Kung ano yung pwede rin maihalo na. Ano, pwede dry. Mixed herbs. Pwede rin. Tsaka white, red wine. 1 cup. At ang ating beef stock. 2 cups. Panghuli natin yung patatas. Ibabad nyo sa muna yung patatas kasi papalambutin natin yung mamaya. Ibabad nyo yung patatas sa tubig para di mamula. Sa panghuli yung green peas. Mamaya na yan na, green peas. Yan, mainit na. Okay, kalang natin. Nagagalit yung kawali. Lagay muna natin tong ating flour sa bag. Itong aking ano eh, technique. Kailangan ha, gagarit yung kawali natin, mahit na. Tapos itong ating beef. Yan. Alugin nyo para mag-mix lahat. Alugin. Yan. Parang kayo mag-prito ng chicken. Ah, hindi na rin dumikit sa kamay nyo. Kasi balik natin to. Kasi nagkagalit siya. Gusto nyo talagang maisalan na. Yan na. Lagay na natin sa isa. Ganda, diba? Yan. Kalat natin siya. Para rin laking gumagawa ng ano yan. Kaldereta. Yan. Nagkaigin nga lang eh. Kaldereta may ano. Liver spread. Ha? Tapos, haluin natin. Yan. Pag nakuha na siya, pag na nabalutan na siya, parang na mula na, tatransfer natin sa ating kaserola. Tapos igisa natin yung mga onions, garlic. Yan. Yan na, malakas yung ano eh, apoy. Pero, okay lang. Ha. Haluin lang natin ganyan.
Balik-balikta rin hanggang sa maging pantay na ang mga kulay. Okay? Ito na guys. Pantay-pantay na sila. Pwede natin siyang i-transfer dito sa ating isang kaserola. Ito sa aking paborito. Muli yan ang olive oil. Yan. Yun naman, kaya po inuna para ma-seared yung ano, yung beef. Nandun na yung mismo yung mga ano niya. Hindi na umalat yung marination niya. Ito na ang ating susunod. Siya caramelize na konti. Yan lang halo. Ayan. Awesome. Patilaan ito. Sama-sama na. Except patatas at green peas. Garlic. Garlic na. Ang bango na. Lagay natin ang herbs natin. Para yung herbs kumalat yung ano niya, yung kanyang lasa na, yung amoy. Yan. Para ka rin nagluto ng curry. Uunahin yung curry. Saka yung tomato paste. Wow, hindi nyo naman, oh. Makintab. Makintab na makintab. Na, carrot. Celery. Ayan. Diba? Ayan na. Awesome. Tapos paprika. Salt na rin. Pepper. Kaminta. Wow. Tingin nyo naman, oh. Diba? Ang ganda. Ayan, sinasabi ko guys. Ang bango. Napakabango. Tapos, ilagay natin dito. Ay, sorry. Ayan. Hindi nakita. Okay lang. Ilagay natin itong deep stock. Sabaw ng baka. Yan. Awesome. That's awesome, mate. Yan. Diba? Ganda. Hayaan natin siya dyan. Bago natin siya hayaan, eto. Lasingin natin siya. Lagyan natin ng alak. Lagyan natin ng red wine. Yon. Ayan na. Hayaan natin siya dyan. Hayaan natin siya ng mga isang oras. Depende sa pagkabi nyo ng baka. Baka naman matanda pa sa akin yung baka. Hindi nyo no, edi. Mga isang oras kalahat eh. Ayan na. Ang ating beef stew. Ginamit ko ay beef cheek. Mamaya natin siya titingnan. Kukumusta natin siya mamaya, okay? And guys, check natin. Medyo tutuyan siya. Lalagay ko na ngayon yung diced tomato para pampalambot din ng karne. Yan. Kasi medyo natutuyan na siya. Alam mo yung salsa niya, oh. Ang ganda. Yung niya naman, oh. Yung beef cheek. Ang ganda. Siguro mga 30 minutes pa siguro. 30 minutes pa ating hintin. Takpan ulit natin. See you later. Ayan na guys. Tingnan na. Uy! Tingnan natin. Wow. Tingnan nyo naman, oh.
Wow. Thick na thick ang sauce niya. Yun naman yung carrots, talagang malo na siya, naging talagang sauce siya. Ilagay natin ang ating patatas. Ayan. Ilagay natin ang ating patatas, ang ating chickpea. Sorry, humaharang yung kamay ko. Ayan. Medyo lakas-lakas natin ang temperature. Wow. Tingin nyo naman, oh. Napakaganda. Lutuin lang yung patatas. Ready na yan. Titikman na natin. Maluto na yung patatas. 10 minutes lang yan. Tay natin, okay? Eto na guys, ang final. Eto na ang final. Wow! Tingnan nyo naman. Tingnan nyo naman. Napakaganda. Rich ang kanyang sauce. At atin ang titikman. Siyempre, ang aking paborito. Ayan! Oh, yes, sir! Oh, kita nyo ha? Napakaganda. Yung kanyang mga litid-litid. Wow! Tingnan nyo naman. Ang ganda. Yan ang ating beef stew. Beef chick. Tikman natin. Lagyan mo natin ng mga dekorasyon para siyempre napakaganda. Ayan. Tingnan pa natin ng konti. Yan ang ating beef chick. Beef stew. Napakasarap. Sa handaan, pestahan, Pasko, birthday, Valentine's Day, lahat na. Hindi na kapaghintay. Titikman na natin. Ito na ang final verdict. Okay? Ito na guys. Tikiman time na. Ito ang paborito kong part. Tikman natin ha. Rice muna. Ito ka ito. The best yung lambot. Yung litid niya. Parang jelly. Ang sarap. The best. Sana nagustuhan nyo ang video ko ito. Hindi ko napapatagalin dahil ito muna ako sa tagal nung pagpapalambot. Pwede kayong gumamit ng pressure cooker. Pantagal. Depende rin kasi sa edad ng ano yan, baka. Pwede kayong gumamit. I-ano nyo muna. I-gisa nyo muna yung baka, tapos pakulungin muna para dun pa rin yung lasa. Okay guys, hanggang sa susunod, marami pa akong gagawin video para sa inyo. Lahat ng nalaman ko, i-share ko sa inyo, mga madadali, mga pang-merienda, lahat-lahat gagawin ko, ma-share ko lang sa inyo. Okay, lagi kayo mag-ingat, stay safe, stay safe, tapos nabubulo ko, sasarap. Sa, hanggang dito lang, God bless, see you later, bye-bye!